presidente, ang-executive secretary, ang nagpapalakad ng gobyerno. Ngayon, gumawa siya ng revolutionary constitution. Yun ang tunay na diktadurya. Tanungin niyo si Justice Carpio kung ano talaga yun. Yun ang nagbigay ng power of dictatorship kay Cory. Pwede niya pagbili yung mall building sa California, San Francisco, California. Pagbili yung security bank na walang pahintulog. Kung ano-ano ang pinagbili nila. Yun ang diktadorya. Pero si Marcos, he was governing the country under a constitution at any given moment of his presidency. How can he be a dictator? Yung sinasabi nila na 70,000 ang inaresto namin. Sino-sino yun? Nasaan ang listahan nila? Sinasabi nila ang mga pangalan. Baka mga jaywalkers yun. Mga violators of curfew. So, yung sinasabi nila, tinorture, 34,000. Sino-sino yun? Ang hanggang ngayon, ang naririnig ko lang na nagsabi na tinorture si Eta Rosales at saka si Clans, former congressman Colmenares. Ay, sinasabi yung mga listahan nila at yung mga pinatay na sinasabi na marami rin silang pinatay na nakabawas sa Sierra Madre. Nasa si Danny Cordero sa New Living, yung nagtapon ng granada ninyo sa Plaza Miranda. Nasaan? Nasaan yung mga liquidate ninyo na si suspected na clan, government agents? Nasaan sila? Sa New Living sa buong Pilipinas? Yung mga sundalo na pinatay ninyo, mga pulis, hanggang ngayon yung ambush ninyo. Kamakailan lang dito sa probinsya ng Cagayan o anim sa inyong mga tauhan, wasak ang mga mukha nila sa bala at ang daming sugatan na nagsurrender. Ngayon, ano yan? Sino kalaban ninyo? Sino ang pinaglalaban ninyo? Sinong kalaban sa kagera ninyo? Gobyerno ng Pilipino. Gobyerno na naghahalal ngayon ng mga tao na hahawak ng kapangyarihan sa ating bansa. Yan ang linalabanan ninyo. Ano ba ang uri ng gobyerno na ibig ninyong itayo sa Pilipinas pag kayo ay panalo? Hindi ba diktatorya yun? Yung kay Putin, ganun ang gusto ninyo eh. Yung kay Jong-un sa North Korea, kagaya ni Eklas sa Nicaragua, Ortega, kagaya ni Castro sa Cuba, yun ang gusto ninyo ng sistema ng gobyerno. Eh kami, ayaw namin yun. Karamihan ayaw noon. Yun ang diktadorya. Pero si Marcos, constitution ang ginamit niya. Ipakita ninyo kung anong poder o kapangyarihan ang ginamit ni Marcos na hindi na nasasaad sa saligang batas ng Pilipinas. Kaya, I beg to disagree with my friend dito na yung sinasabi niya ay dictatorship. Paano maging dictatorship? Si Presidente Marcos, isipin ninyo, he was operating under the 1935 Constitution all the time under martial law. He was operating under the 1973 Constitution until 1986. How can he be considered a dictatorship? Everything that he did was authorized and mandated by the Filipino people. Ngayon, si Cory, siyang diktador. Gumawa siya ng saligang batas niya na hindi naman inaprubahan ng bansa. Di kami nakasama niya
Nakakasama doon sa pangkat niya nung sa revolution dahil by force of circumstance. Hindi kami kinusultahan eh. Oh, sino lang minerta ni Gonzales at yung kanyang kabinete ang gumawa ng revolutionary constitution. Yun ang tunay na diktatorya. At yung ipinipresenta ng kaliwa na gobyerno, yun ang diktatorya. Pero yung kay Marcos, legally, constitutionally, how can it be a dictatorship? I-explica nga nila. Let them explain. Ngayon, yung sinasabi ng mga abuso, 74,000 arrested, 34,000 tortured, and 3,000, more than 3,000 killed. Nasaan yung mga yun? Ang listahan nun. Sino-sino yun? I have been in the middle of the whole thing. Until now, only Eta Rosales and Culminares appeal to complain na na-torture sila. Nasaan yung mga tinorture? Bakit hindi sila nag-file ng mga kaso hanggang ngayon? Pabalik-balik yan. Yan ang history na sinasabi ni Tito na nangyari. Ay, hindi naman nangyari yan eh. Basahin ninyo yung kay Bobby Tiglao. Yun ang tunay na pangyayari sa ekonomiya natin noong panahon ni Marcos. From 72 to 80 golden years, the highest growth rate, economic growth rate for the country, umislide from 81 all the way noong panahon ni Cory. Nakalimutan na ninyo yung mga jobo bills. Ano ba yun? To save the ass of the Cory government. Mga anti-Marcos ang gumawa ng istorya na. They revise everything. Pati ba naman yung pangyayari sa revolution, sinasabi din silang may gawa nun. Kani, hindi kami kumikibo. Hindi kami. We do not grab any credit. We did what we did based on our notion of what is good for the country, not because we want power. Kung gusto lang namin ng power, hindi na inaresto ko na lahat sila. Ano magagawa nila yun? Ako, pati ako, binabansagan nila na magnanakaw dahil nakasakdal ako. Kaya hanggang ngayon, hindi umuusad yung kaso namin sapagkat bulok yung ebidensya ng gobyerno. Yung kanilang paratang, hindi mo maintindihan. Ayan, nakabinbin. Hindi sila hindi po umuusad yung trial. Unang-una, yung mga nagsasalita, marami rin silang kasalanan, nagnakaw din sila eh. Pidaf, na polis, mga retrato nila na lalaki, pero itinago nila. Ha? Kami ang kinasuhan nila. Hindi ko kilala yung na polis na yun kung sino yan. Ngayon, para mailihis nila yung mga sarili nila. Ang lalaki ng mga bahay-bahay nila sa mga probinsya nila, doon lang sa Batanes, makita mo parang palasyo yung bahay ng isang tao ni Noynoy Aquino. Kalit-kalit na probinsya. Saan ang galing yung kayamanan niya yun? Pag sinuri ang katotohanan, makikita mo na mas malaki ang ninakaw ng mga iba. Kung nasa man yun. Pero alam ko, yung ibinibintang kay Marcos, karamihan yan, hindi lang galing sa kapan ng bayan. Kung gusto nila imbestigahin yung kabuhayan ko, di libre sila. I invite them to conduct a thorough investigation.